Kamusta mga kasusi? Ito yung portal ng SSS para sa sinong gustong mag-loan sa Calamity. So yan yung may unang ano naka-highlights, yun yung may user ID. Yung pangalawa yung naka-red, yun yung pupuntahan ng wala pang user ID para sa online transaction. So ito, pumunta lang kayo kay Lolo Google. Tapos i-type nyo lang sss.gov.ph. So yan, hintayin nyo lang na lalabas dyan sa kay Lolo Google natin yung tinype nyo. Kantay, so nirecord ko na para masundan nyo. At yan, lumabas na yung portal nya. So naka-direct na kayo kay SSS. Sundan nyo lang kung anong hinihingi nya, kasi pag clinic nyo yan, manghihingi siya ng captcha. Hindi ko alam kung anong totoong pronunciation, captcha or captcha. So, i-click nyo lang nang i-click, tapos verify. Yan. Magpit si Lolo Google ngayon, pati yung mga online transaction sa iba't ibang website, kailangan ng ganyan. I-submit nyo lang. Yan. So nakapasok na. Dito tayo sa member. Diba? Diretso na. Doon sa clinic natin na nakalagay doon sa member, hanapin kasi sa'yo doon yung user ID saka password. So tapos ito yung lalabas. Makikita mo na lahat ng information mo. Ito yung account mo sa SSS. Makikita mo dyan. Yan. Merong home, member info, inquiry, e-service. Doon kayo pumunta sa e-service. Makikita nyo doon yung bank account, enrollment, tapos salary loan, calamity loan. So doon kayo, yan, nakita nyo dyan, bank enrollment, apply for salary loan. So tinignan nyo sa akin, may existing pa akong salary loan. Guys, mga kasusi, no, kahit na may existing kayong salary loan, kahit magkano man yan, di kayo nakahulog na una, pinakahulin yung loan, qualified pa rin kayo sa calamity loan. So ayan, oh, may existing din ako kasi kailan lang ako na-approve noong 16. So ginawa ko tong video na to para sa kaalaman ng lahat, para malaman nyo na baka yung iba nagda-doubt na meron pa silang existing loan is hindi sila makapag-loan. No. Lahat tayo ng apektado ng pandemic is qualified kay SSS na mag-loan ng salary. Ay, no pala. Hindi pala salary, is calamity loan. Yan, nakita nyo dyan, no? Yung hindi pa nakapag-enroll ng user ID, ito yung pumunta lang kayo doon kanina, dapat sa unang portal niya na may naka-box ng red kanina. So pag pinindot nyo dyan, alin man doon sa lima na yon, ito yung lalabas. Kailangan tama ang ilalagay nyong information. Ayan, kahit dyan, saan sa lima, dapat mga kasusi, no, tama, take note, tama at nang ilalagay nyong information about sa inyo, para pag nilagay nyo doon sa agree tapos isasubmit nyo, automatic magre-reply si SSS na yung enrollment mo is successful. Tapos doon sa email
papasok yung confirmation ni SSS, may ko-confirm doon sa'yo na ang enrollment mo is kung anong nakalagay doon, kung may mali ba or tama. Pag tama, mga ka susi, kung tama, hindi ka na rito pupunta or hindi ka na pupunta doon sa isang branch na pinakamalapit sa iyo para i-process, i-correct doon sa i-correct mo yung kung anong mali doon. Kasi pag tama, automatic yung unang procedure natin kanina na magla-login doon sa member, gagamitin yung user ID saka password, magagamit mo na kasi i-confirm mo lang doon sa Gmail mo. Pero pag mali naman, magpapadala siya ng email sa iyo. May procedure na papagawa sa iyo doon. Na yun sinabi ko, pupunta ka sa branch na pinakamalapit, screenshot nyo lang yung sinabi sa inyo ng email, yun na yung magiging appointment nyo kay SSS para hindi na kayo pumila ng napakahaba. Kasi i-reset lang nila yan doon sa branch na pupuntahan mo. Napakadali lang. Yan, inulit natin ulit para malam, para may sa example kayong mas maganda. Ayan, oh. Yun. Yan sa member na yan, diyan ka lang mag-login. Pag nilogin mo yan, lalabas dyan yung user ID saka password. Tapos ito na yan, text sa akin. 16 ako nag-file, 16 din ako na-approve. Yan yung magiging proceed natin kung magkano. Tapos, ito yung in-enroll kong cash card na galing sa kanila. Ginamit ko rin to nung salary loan ko. Pero ito yung active na bank account doon sa kanila. Kaya dito nila nilagay. Maraming salamat.